I-feature natin yung motor ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga binago natin sa motor natin. So ito yung motor natin na NMAX 2020 version 2. Yung mga disc brake natin, yung caliper natin, kahit pwede natin gawing red. Red tsaka white yung color niya. So, since alloy siya, hindi siya kinakalawang, no? Yo, what's up mga ka-clips, no? So, kamusta? Motoclips nga pala. Welcome back sa ating YouTube channel, ano? So, for today's video mga ka-clips, i-feature natin yung motor ko, yung sarili kong motor, which is yung Yamaha NMAX 2020. Dahil na rin sa isang viewer natin, isang subscriber natin na nag-request na gusto niyang makita yung mga binago ko, mga upgrades na ginawa ko sa motor ko. So, siya si Ren Bautista, shoutout sa'yo Ren Bautista, no? So ito yung motor natin na NMAX 2020 version 2. Ipapakita ko sa inyo yung mga binago natin sa motor natin, no? So siguro umpisahan natin dito sa harapan ng motor natin siguro. Pinalitan ko rito yung unang-unang pinalitan ko rito is ito nga yung visor. Ito siya. Itong visor na to, Sekville to. 1,500 ang bili ko rito. No, so ito yung Sekville na yon. Pangalawa, siguro ito yung tawag ba dito yung console, bro, no? Pinaka-console niya, console tapos yung big U, tama ba? Tapos itong chin. Yan, pinaka-carbon natin yan mga ka-clips, no? Yan, tapos ito pinaka-carbon ko rin tong ito. Sabay-sabay ko kasi pinaka-carbon to mga ka-clips eh. Ito tapos pinaka itong cover niya rito. Ito mo, bro, man. Yan. Mga naka-inarbon ko lahat dyan. Tsaka itong likod. Ewan ko kung nakikita kasi medyo madilim eh. Ayan. Mapapansin mo itong parang taillight cover. Naka-carbon din yan. Tapos itong sa ilalim, kinarbon ko siya. Ayan. Tapos yung gas tank dito. Ayan. Tsaka to. Ayan. Mga kinarbon ko lahat dyan. Tsaka itong mga to. Inaabot ako dyan sa lahat-lahat ng pinakarbon ko. Simula sa console, sa big U, sa chin, tail light, mga gas cover, mga etc. ganun-ganun. Umabot ako ng 30,500. Okay, no? Siguro sunod natin yung ano, yung braking system ko. Yung braking system ko, since fan ako ng ano, mga ng Racing Boy, RCB. So, ito yun. Pinalitan ko rin siya. Ito, pinalitan ko rin siya. Ayan. Yung mga disc brake natin, yung caliper natin, tapos yung mags natin, pinalitan ko rin yan. Lahat yan, Racing Boy. Ang kagandahan sa disc brake na to kasi alloy kasi yan. So, since alloy siya, hindi siya kinakalawang, no? So, yun yung kagandahan niya. Alright. Mga, what do you call this, ano? Brakes. Ito tong ano, braking hose. Brake hose, oh, yun. Lahat yan, naka RCB, Racing Boy.
sa inaabot ng braking system ko ng mga racing boy, umabot ako dyan ng 13,500 more or less, mga ka-clips, no? So, ayan yung braking system niya. Pati yung likod. Ito yung likod. Ito. Ito, naka-racing boy din yung braking system ko rito. Ayan, kung mapapansin nyo. Yun. Yun. Salamat, Cap Ventures. Salamat, Cap Ventures, sa pang-ilaw mo. Charot kay Cap Ventures, kasama nga pala namin. So, ayun. Ako, nagpalit ako ng, ano, ng braking system ko. Siyempre, sa akin kasi, para sa safety rin, kumbaga parang panatag ka kasi mas maganda yung braking system mo. Siyempre, unang-una, yung sa safety natin, iisipin natin lalo nagmumotor tayo. No? Tapos, yung bolts natin, pinalitan ko rin kasi ito, yung white bolts natin. Ah, pakita mo. Yun. Lahat yan, parang full set na ako ng bolts, white bolts kumbaga. White gold. Ah, ganun? White gold ba yan? Ang alam ko lang kasi white bolts eh. So, kung ano mang kulay niyan, basta bolts. Hang bolts yan, no? So, inaabot ako ng set niyan, 6,500. Lahat-lahat na yon. Lahat yun, naka-white bolts ako eh. So, hanggang likod dyan, pati yung mga, yung body niya, yung mga ano, lahat yan, naka-white bolts na ano. So, ayun. Siguro, isunod natin itong shocks ko sa harapan. Yan. Yung shocks na yan, hindi siya racing boy. Ang brand niyan is TTGR. TTGR yung brand na ito. Yung price na itong shocks ko na to is, noon ko pa kasi binili ito eh. I think nasa 4,500 ang bili ko nito. Yan, TTGR. No? Tapos, ano pa ba? Sunod natin siguro yung JPA na tail light at saka itong signal light ko. Ito, ang maganda kasi rito sa JPA na yan, kung mapapansin nyo, pakita ko sa inyo mga clips, no? Yan, umiilaw siya ng ganyan. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung JPA, ano ko, signal light. Ayan. Set nito, pati sa likod, ito pakita natin. Ayan. Ito yung JPA tail light. Kasi wala lang, nagagandahan lang ako sa dating niya. Pero ito yung parang unang-unang JPA light eh. Ito yung unang-una kasi parang dalawang version na to. So ito yung unang-una. Ang maganda kasi rito, nagbabago yung kulay niya. Pwedeng white. Pakita mo to bro. Pwedeng white, pwede natin gawing red. Red tsaka white yung color niya. Yun, so naastigan lang ako kaya pinalitan ko rin yung ano ko, yung signal light ko tsaka yung tail light ko. So yan, umabot ako ng, kung hindi ako nagkakamali, nasa 11,000 plus eh. So yan, yung napalitan ko. At the same time, pinalitan ko rin yung ito, yung upuan ko. Ano to? JRP. Kung nakikita nyo, JRP na flat seat. Ayun, nasa ano to? Ang bili ko rito, nasa parang, I think, 3,000 yung itong, ano na to, itong flat seat na to. Yun. So kasi ako, gusto ko kasi kahit papano, maganda yung itsura ng motor kasi alam mo naman yan lang ang fashion natin eh, magmotor. So syempre hindi ko pinagsisihan na mag-setup ako ng motor, no? So ito 3,000 yung nagastos ko rito sa tawag dito, flat seat na to, no? Tapos pinalitan ko rin yung ano niya, yung matting niya. Ito ano to, EA puzzle matting to, mapapansin mo sa kanya. Yeah, pinalitan ko rin yan. Ang advantage kasi nito, kaya rin ako nagpalit kasi ano, yung stock kasi na mating, medyo lalo pag maulan, basa, madulas. So nag-decide ako na palitan din to para, kasi ito maganda to kasi kumakapit yung paa mo kahit na medyo basa yung shoes mo or kung maulan man, pag inapak mo yung paa mo rito, kumakapit siya. Ayun yung kagandahan nito. So yun, EA puzzle mating. Ito naman, ang halaga nito is, alam ko nasa 2,000 to eh, 2,000 something, mga ganun, no? So ayun. Tapos, ano pa ba? Ito, nag-decide din ako na magpalit ng ano, magpalit ng pipe. Ewan ko kung nakikita nyo. Asan yung pipe? Ayan. Itong pipe na to, mga ka-clips, JVT pipe to, version 3. Titanium naman yan. So, ang kagandahan naman kasi nito, na-adjust naman kasi to. So, pwede mo siyang hinaan, pwede mo rin siyang lakasan. Siyempre, since ano tayo, mahilig tayo sa pagmumotor, maporma, gusto natin maging maporma yung motor natin, pinalitan ko rin yung pipe ko. So ito, JVT na ano, version 3. Ayan.
JBT version 3 na pipe. Ito naman, nagkakahalaga to ng, nabili ko to worth ano to eh, 9,350, mga ganun. Parang 9,300 to 9,500 yung price range, nag-range yung price nito eh, no. So ayun mga ka-clips, no. Pinalitan ko rin yung tambucho niya. Tapos pinalitan ko rin yung radiator niya. Dati kasi yung stock kasing radiator nito, ito mapapansin yung mga ka-clips. Yung stock kasi niyan, maliit lang siya. Ito pinalitan ko, mas medyo mas malaki-laki na siya. Yan, pinalitan ko siya ng DSK na radiator. Ito naman, ang bili ko naman nito, nasa 5,000 naman yung bili ko rito. Tapos binilang ko na lang din ng radiator cap. Ito yung mga accessories na pinagkakabit ko rito, mga ito 550 lang to eh. Ito maganda naman kasi dito, mamomonitor mo yung ano, yung init ng yung radiator mo. Makikita mo yung temperature niya diyan. Kaya binili ko siya rin ng ganyan. Mura lang naman yan, 550 lang naman yan. Ano pa ba? Yung mugs ko, pinalitan ko rin yung mugs ko, racing boy din yan. Tapos kasabay nung mugs na racing boy, pati yung goma, yung gulong. Dito tayo sa harap para mas makikita. RB6 na mugs, tapos Pirelli na tire. Yung mugs natin, nabili ko to ng 5,200. Tapos yung Pirelli natin, nasa 6,000 naman. So parang nasa 11,200. Gulong at saka yung mugs, mga ka-clips, no. So ayan, pinalitan din natin yan. Sunod is yung panggilid. Panggilid natin. Mapapansin nyo mga ka-clips, ito. Kung ano man yung nasa loob na itong ano na to, itong makikita nyo ito. Ano mo tawag dito ko? Air filter cover. Yan. Kung ano man yung nasa loob na ito, na pinalitan ko rin yung nasa loob nyan. Naka full set ako na JBT. Panggilid yun. Nakagastos ako rito. Hindi ko na kakalok, ano ata, babaklasin or papakita sa inyo kung ano man yung nandyan. Basta pinalitan ko lahat yan, naka JBT set ako. Siguro naka ano rin ako rito eh. 12,000 pesos kung ano man yung mga nasa loob nito, mga ka-clips, no. Kung gusto niyo makita kung ano yung nasa loob nito, meron akong video nasa YouTube channel ko na yon, in-upload ko na yon. Panoorin niyo yung CVT cleaning ko. Makikita niyo kung ano yung nasa loob nitong air filter ko cover na to. So yon, panoorin niyo yon mga ka-clips. So sunod na pinalitan ko naman dito, mga ka-clips, yung shock ko naman sa likuran, ito. Ito yung isa pa sa pinalitan ko, mga ka-clips, no. Sabi ko nga eh, since fan ako ng racing boy din yung shocks na ginamit natin dito. Ano to eh, racing boy na VD, ano, VD series, tama? Oo, VD series. Yun. Nabili ko to worth 10,500. So, pinalitan ko rin siya. Kasi, mas maganda kasi yung play nito eh, compare sa mga unang ginamit ko. Kasi dati hindi ganito yung sa akin eh. Hindi to yung shocks ko eh. So, nabibitin ako siya, lalo pag may angkas tumutukod eh. So, nag-decide ako na palitan na rin yung shocks ko. Which is ito nga, yung racing boy na to, na VD series. 10,500 to, no. Tapos, ayun, yung kulay ng motor ko pala. Kung mapapansin nyo, glossy yan. Kasi dati yung kulay niyan kasi mga ka-clips, ano yan, matte green. Yan. Ngayon, pinapalita, glossy. Pinarepaint ko siya kay Simple Works, no. No, shoutout nga pala kay Simple Works, no. So kung kayo gusto niyo magpa-repaint din, ilalagay ko na lang kung ano yung kung saan yung address ni Simple Works. Lalo kung malapit lang kayo, around Paranaque lang kayo, pwede niyo puntahan si Simple Works. Napaka-solid gumawa. Napakaganda mag-paint ng motor noon. Ito inabot to ng 8,000. Lahat-lahat na kasama yung espada, yung sa harapan, lahat 'yan pinakulayan ko kay Simple Works. Shoutout kay Simple Works, no. Ito pa pala yung MDL ko. Ito, kung mapapansin nyo, naka MDL din ako. Ibig sabihin ng MDL, mini driving light. Ang maganda rin kasi talagang meron kang ganito, mga ka-clips. Kasi ano, lalo kapag madilim, mas maganda kasi dagdag ilaw siya eh. Yun, kaya nagpakabit ako ng mini driving light. Kasi mahilig kami mag-ride kasama ng grupo ko. So, mas syempre, mas magiging safe ka kung mas maliwanag yung kalsadang dadaanan mo, lalo kapag kagabi. So, kaya nag-decide din ako na magpalagay niyan. Yung MDL naman na yan, magkano ba ginastos ko dyan? Ano kasi to eh, DSK na MDL, worth 2,600 something, 650? Parang oh, tama, 2,650 yung DSK na mini driving light na yan. Alright mga ka-clips, no? Yung iba kasi ano na lang eh, mga maliliit na accessories na lang, kagaya na itong side mirror ko. Yan, itong side mirror ko naman mga ka-clips, halagang ano to, yung brand neto is MHR.
worth 1,250. Yung lever ko, yung brake lever ko, yan, racing boy din to. Kasama na yan sa braking system ko eh, so linahat-lahat ko na siya. Eh yung motor ko na Yamaha NMAX sa 2020 version 2. Kagaya nga na sinabi ko ganin, meron tayong isang subscriber na nag-request na ipakita ko rin yung motor ko, kung ano yung motor na ginagamit ko, kung ano yung binago ko sa motor ko, yung upgrades na ginawa ko. So ito yung motor ko na yun. Sabi nga pala niya price reveal din daw. Okay, sige. Tong motor ko na to, kahit na simpleng setup lang naman yung ginawa ko sa motor ko na to, inabot to ng ano, kahit papaano inabot to ng ano, 135,000. Sana all. Lahat-lahat ng mga binago ko sa motor ko. So ayun mga ka-clips, ano, kung kayo meron kayong motor, meron kayong NMAX at gusto nyong setup ng motor, pinakita ko na sa inyo yung motor ko, kung ano yung mga binago ko, nagkaroon na kayo siguro ng idea doon. At kung malapit kayo sa Paranaque, etong motor ko kasi na to, ang isa lang ang humahawak ng motor ko na to. Ibig ko sabihin eh, isa lang yung gumagawa at isa lang din ang pinagkukunan ko lahat ng mga accessories na nakakabit dito sa motor ko. Punta kayo ng Motospot. Shoutout nga pala sa Motospot. Yung malapit sa Paranaque, o kahit kung hindi naman masyadong malapit at medyo malayo-layo kayo, pwede kayong bumisita sa Motospot. Kasi lahat-lahat ng mga accessories na nakakabit dito sa motor ko, gawang alagang Motospot to. No? Ang kagandaan sa Motospot kasi, hindi yung kagaya ng ibang eh, maibenta lang yung pyesa, eh, okay na. Hindi, aalagaan nila talaga yung motor mo. Ang kagandahan pa doon, quality at mura yung ano nila. Mura yung mga paninda nila, mga pyesa nila. Kung malapit lang kayo sa Paranaque, pwede kayong dumaan or dumalaw sa Motospot para makita nyo kung ano bang mga accessories pa ang binibenta ron. No? So, big shoutout sa Motospot. Sa tropa natin, sa may-ari ng Motospot, si Doc Joven Aguilar, no? Shoutout sa kanila. Siyempre, sa videographer ko ngayon, shoutout din sa kanya, kay Motovlog. What's up? Kay Motovlog. Shoutout din sa mga kagrupo natin, kasama natin ngayon, si Kapventures. Shoutout mga ka-clips. Siyempre, isang kagrupo rin natin, si Tito Tipen. Representing Cavite. Clips. Ayos, ayos, no? Yung shoutout, no? Ilalagay ko na lang yung address ng Motospot. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Siyempre, kung bago lang kayo sa channel natin, huwag nyo kalimutan na pindutin yung subscribe button, pati na rin yung notification bell button para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas natin. Whoop! Alright, no? So, dito na natin tatapusin to. Sa susunod na lang ulit, this is Motoclips once again. Adios! Whoop, whoop!